Okay guys, andiyan na yung ang cash driver natin kasi pupunta tayo ngayon sa Mapawa Nature Park. So ayun na si Kuya. Let's go. So kailangan natin magbayad ng 70 pesos. Jong po. Ayan, so magbabay tayo ng 70 pesos para makapasok dito. Okay, let's go. Bad news. Sarado na pala ang Mapawa Nature Park. Sabi ni ate, since pandemic. So wala na kayong pupuntahan pa dito. Huwag na kayong pumunta. So, ay tingnan natin sa baba. Wait lang. O, meron namang silang falls dito. Siguro puntahan na lang natin. Balik ko lang muna tong helmet kay Kuya. Para makagala-gala pa rin tayo. Tutal lang dito na tayo at nakapamasahin na tayo. Balik lang natin kay Kuya. Wait lang Kuya, magagala-gala lang ako. Hintay mo lang ako dyan. Sabi ko kay Kuya, ano? Sabi ko ano, kukontratahin ko na lang siya pabalik kasi wala mo siyang pamasahe. Kasi inisip ko, pag ba nag-angkas ako dito, merong motor na papasok. Parang wala. Ang layo eh. Imagine mo kung maglakad ako dito. So meron silang falls dito. Mini falls. Pero sarado na siya. Ano yung mga nakita ko dun sa mga video na popopromote ngayon pala. Pero since nandito na tayo, yan, ito lang pwede nyo siguro puntahan. Gusto nyo maligo dyan, ligo kayo. Kasi nito ay maliligo. Gusto ko lang siya makita. Actually. Yan, so, yan lang. Ito lang siguro nyo pwede nyo puntahan. Kung gusto nyo. Gusto nyo ba yung ganyan? Gusto nyo yan? Gusto maligo sa ganyan? Pwede naman. Feeling ko malinis naman. Yan na lang yung pwede nyo siguro puntahan dito. Pag nagbayad kayo 70 pesos. O, sige, picture na lang natin. Puntahan natin to sa bandang baba. Tingnan natin kung anong meron. Sabi na may obstacle. Obstacle course daw. Ano mang gagawin sa obstacle? Para kasi ang ganda-ganda dun sa ano eh. Ah, meron yun yung pool na nakita ko. Sayang naman, hindi nila na-maintain. Sabi kasi nila, during pandemic daw eh, na-close. So, na-apektan sila masyado. Ay, meron pala mga bikers, so. Mga bikers. So ito lang talaga mapupuntahan mo kung gusto mag-exercise. Mag obstacle course ka dyan, mag-isa mo. Bahala ka. O kung gusto mong mag-bike, gusto mo silang samahan, sumama ka sa kanila. Pero wala na nga tao. Yan, mga obstacle course. Para nakatakot ang umakit dun. Walang bakod. Nahulog ka, patay ka, diba?
Ayan. So, unfortunately, ito yung isa sa mga highly recommended na place sa Cagayan. And, pero tingnan mo, wala. Wala na siya. Hindi siya nakasurvive sa pandemic. Bakit kaya? Sayang naman. Diba? Kunti na nga lang pupunta mo sa Cagayan. Nasarap pa. Sinarapan nila. Asan yung pula nakita ko kanina? Doon ba sa taas yun? Pwede lang siya. Kung gusto mo mag-exercise, magpakasundalo, pwede dito. Wala na. Ganyan lang siya. Wala na, guys. Huwag na kayo pumunta. I mean, kung ano, malapit lang kayo, super, punta kayo. Kung gusto nyo yung daanan, kung all the way na kayo. Pero kung, kasi ang bayad sa angkas nung binukon, 200. Medyo mahal siya. Kaya sabi ko, okay lang. Yun talaga. Eh, kaso wala naman tayo nakita. Kaya sabi ko si kay kuya, buti na sabi ko na kay kuya, hintayin niya na lang ako, bigyan ko siyang 300. Kaysa bumalik siya na walang pasahero. At ako naman, kaysa walang wala akong masakyan. Kasi hindi ko alam kung mag-angkas ako dito. Kung may mag-a-accept. Eh, lahat sila sa city. Okay, picture na lang natin siya. Ayun yung mga bikers, so. Okay, picture na natin. Ayun na nga. Puntahan natin, nakita natin na pool. Tingnan natin. I'm sure madumi na yun kasi I don't think na na-maintain pa nila yun kasi wala na nga. Sayang, no? Okay pa naman itong lugar na. Meron pa ako nakita dun sa taas. Parang pwede ka. Parang may zipline pa nga eh. Ang tanong saan yun? Ito yung pool nila. Siyempre madumi na. Kasi hindi na nga nila na-maintain. Sayang. Dun sa taas pwede ka mag meron pa nga doon dating ito ko may mga horse back riding pa sila kineme and now it's gone. Anong plano nila sa lugar na to? Ang dali-dali lang itong ayusin eh. Diba? Linisan lang nila, ayusin lang nila yung mga kahoy-kahoy. Pwede na ulit siyang gawing tourist attraction. Bakit ayaw nila? Ayaw nila naman ganun. Okay, sige. So yun lang yung pinunta natin. Gumastos tayo 500. So masaya. Para lang dito. Pero sabi ko hindi rin naman ako talaga maliligo. Sabi ko, kahit may pool dito, sabi ko, gusto ko na siya makita. Pero sayang, wala na. Ay, ano pa yung dadaan natin? Dead end na pa. Siguro baka wala na rin sumusuporta sa amin. Yun, pero at least alam na natin na hindi siya bukas. In short, huwag na kayong bumunta. Kung tingin nyo ay makakapag-gala pa kayo dito kasi walang ganon. May pwede kayo maligo sa ilog. Kung gusto nyo lang naman. Okay, so I think that's it for now. Yan nga po ang mga nangyari sa araw na to. Wala po tayo na pala. So, bukas, nagkaroon ko na ibang habal-habal. Travel. Yun, hindi na syempre hindi na si kuya kasi una-una hindi ko alam kung ayos na yung motor niya. Pangalawa, parang nakakatakot na bumangga ulit.
Ito nga oh, nilagyan ko ng bandage. Pero patuyo naman na siya, pero masakit pa rin. And yun, so nag-hire ako, hinire ko siya, yung kaibigan ni Gerald, yung nandun sa, yung staff dun sa ano, sa resort. Ay, sa ano, sinulong ba yun? Kalimutan ko na. Sabi ko, tinanong ko siya kung wala siyang kalala. So, may nirecommend siya, tapos kinontak ko na, sabi ko, sa Saturday tayo magagala. Kasi Sunday, balik ko na sa Manila. So, yun ang magiging plano natin. Nakapagod. So, ngayon, ano, bumalik na tayo sa pinanggalingan natin. Okay, let's go.